Hello, Global Family! Maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational, but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Philippians 4, verse 6 to 7. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. That peace will guard your hearts. That peace will guard your minds as you live in Christ Jesus. Let's repeat that again. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. So instead of worrying, manalangin sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga dalangin, pasalamatan mo ang Panginoon, at kapag ginawa mo yan, verse 7, you will experience God's peace. Anong definition ng God's peace? It is the kind of peace that exceeds anything we can understand. Hindi mo maintindihan kung bakit kapayapa kahit ligalig ang iyong mundo. Kasi yung kapayapaan ng Lord will guard your heart and will guard your minds as you live in Christ Jesus. I entitled this message, Peace That Makes No Sense. Are you ready to experience and receive peace that makes no sense? Ako po yung type ng preacher na interactive, so anytime na may sabihin po ang Panginoon sa atin ngayon na tingin nyo para sa inyo, huwag kayo mag-hesitate na magsabi ng amen. Pastor, baka mapalakas, magising yung katabi ko, mas maganda. Okay? Pag nagising yung katabi mo, kapag nakatulog siya today. So, peace that makes no sense. We are picking up where we left off last Sunday, kung saan paulit-ulit ho nating in-emphasize yung kapangyarihan po ng ating kaisipan. That if you think better, you will live better. Sabi nga ng Proverbs, for as he thinks in his heart, so is he. Ibig sabihin, you are your thoughts. Yung takbo ng iyong kaisipan ang magdedetermine sa magiging takbo ng iyong buhay. Gusto mo bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Kailangan mong unahing baguhin ang takbo ng iyong kaisipan. May good news po ako sa inyo, mga kapatid. You have a mind. What a great news. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa, okay? You have a mind. What does it mean, Pastor? Lahat tayo ay may isip. You may not be using your mind. You may be out of your mind. But thank God, you have a mind. So ibig sabihin, mga kapatid, kung meron tayong kaisipan, ibig sabihin, pwedeng-pwede nating baguhin ang direksyon, trajectory ng ating buhay. Bakit, mga kapatid? Sapagkat yung iyong kaisipan ay may kakayahan sa tulong at grasya ng Panginoon, na ang sabi ng scripture na binabasa natin, huwag kang mag-alala, imbis na mag-alala ka, manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, at kapag ginawa mo ito, yung kapayapaan that exceeds our understanding, yun ang magbabantay sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Because you change the way you think. Your tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Because you are very intentional in the way you think, your tomorrow will not be a repeat of what happened to you yesterday. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi na ho natin kailangang i-emphasize pa that the battleground is in the mind. There is a war going on between our ears. There is a war going on inside of our head. And I can speak from my experience because I've had this experience and I recognize the war that is going on with our minds. Bakit, mga kapatid? Kasi totoo naman po talaga na mahirap ang buhay, that life is overwhelming,
na minsan na-overwhelm tayo sa sobrang tindi ng mga pressure na posibleng pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Naramdaman ko at naranasan ko based on my own personal story na darating ang pagkakataon minsan sa buhay natin na makakaramdam ka ng overwhelming sense of hopelessness. Yung pakiramdam po ba na parang wala ng pag-asa? Na lahat ng tagumpay na iyong naranasan, yun na talaga yun, at wala ka ng tagumpay na mararanasan sa mga susunod pang panahon. Kaya po siguro marahil maraming tao ang nawawala ng pag-asa sapagkat sa kanilang pananaw, lahat ng blessing na gustong ibigay ng Lord, naranasan ko na. Meron pa bang susunod? Meron pa bang pag-asa na gustong ibigay ang Panginoon? Buhay na mas maayos na gustong iparanas ng Panginoon sa ating buhay? Kung maaalala po ninyo mga kapatid that even the godly, even the biblical heroes, yung mga taong hinahangaan natin, ay naka-experience din ng ganitong pakiramdam. Everyone has the potential to feel this way. Prophet Elijah, for example, last Sunday, anong sabi ni Prophet Elijah? Lord, I've had enough. It's too much for me. Hindi ko na po siya kayang i-handle. Grabe na po yung pressure. Take my life. Si Elijah mismo na propeta, na malapit sa Panginoon, messenger pa ng Diyos, ang nagsabi, Lord, bawiin mo na ang buhay ko. Grabe na po ang aking mga pinagdadaanan. Bakit? Even Elijah, yung tao na messenger ng Panginoon, is it as if he cannot find hope anymore? Na ito na ang magiging dulo ng kanyang buhay. So let me just preach to you mga kapatid, at gusto ko lang ipaalala sa inyo, hindi po dapat tayo magpalunod sa anumang stress na ating pinagdadaanan. You don't have to live a life of anxiety. You don't have to be overwhelmed by the fear that you are facing and the fear that you are feeling right now. Anumang boses ang naririnig mo sa iyong kaisipan that is not aligned with the Word of God, meron kang authority para palayasin ang lahat ng ito kasi ang isip na yan ay regalo sa iyo ng ating Panginoon. Sasabihin sa iyo ni Satan, hindi ka mahal ng Diyos, nakalimutan ka na ng Diyos, at ikaw naman mararamdaman mo yung rejection, mararamdaman mo yung loneliness. Ang sasabihin ng kaaway sa iyo, buti pa sa ibang tao may plano ang Diyos pero sa iyo wala. Ang sasabihin ni Satan sa iyo, wala ka ng kinabukasan, you are a mistake, you are a failure. But let me just say this to you mga kapatid, lahat yan ay pawang kasinungalingan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. In fact, the presence of that voice in your head na mga negative thoughts is a sign that you are under attack. Mentally. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, yung presensya ng boses na ating naririnig is an indication that the devil is at work. But we thank the Lord. Kung may presensya ng kaaway, nandun din ang assurance ng presensya ng ating Panginoon that you can be free from every mental torment that you are facing right now. Na yes, sa iyong pananaw, wala ng pag-asa, but with Jesus, there is no hopeless situation. There is no hopeless case in Jesus Christ. Can I get an amen, mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. No wonder ang sabi ni Apostle Paul, don't worry. If you're worried, pray about everything. Thank God. Tell Him what you need and the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart. Now, kung alam po ninyo ang konteksto nito, mas maiintindihan nyo po kung gaano ka-powerful ang text na ating binabasa. Okay? In fact, yung book of Philippians, everybody say Philippians, malapit sa Philippines. Okay, yung book of Philippians, mga kapatid, amen, ang tawag na maraming Bible scholar dito is actually an epistle na may upbeat na tone. Kasi ang kabuuan ng Philippians is all about joy. Pag binabasa mo yung Philippians, parang gagaan ang pakiramdam mo. Kung worried ka, magkakaroon ka ng assurance. Kapag hirap na hirap ka sa buhay, magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya ang sarap basahin ng Philippians. Amen. Pero kung titignan mo ang kabuuan nito mula Philippians 1, kasi para maintindihan mo yung Philippians 4, kailangan maintindihan mo mula Philippians 1. Kasi bago 4:1 muna. Grabe, kinilabutan ako. Grabe yun. Okay? Bakit? Ano ba ang sabi ng Philippians chapter 1? Nakaka-surprise dito mga kapatid na yung Philippians na ang tema ay joy, yung Philippians na ang tema ay kaligayahan at rejoice, ay isinulat ni Apostle Paul sa kulungan. Think about this. Sinulat ni Apostle Paul yung don't worry habang siya ay nasa kulungan.
To make matters worse, kung babalikan mo yung Philippians chapter 1, doon ipinakita ni Apostle Paul yung kanyang sitwasyon. That now he was imprisoned at yung church of Philippi is so worried about him. Nag-aalala yung church, ay yung pastor namin nakakulong, ano na ang aming gagawin? Pag tumalon ka sa Philippians chapter 2, siguro dahil sa pressure na dala ng kanilang sitwasyon, yung mga church of Philippi nag-away-away na sila. And then pag jump mo sa Philippians chapter 3, siguro dahil wala yung kanilang pastor, may naglabasang mga false teacher na kinukontra yung teaching about the finished work of Jesus Christ. Pause, rewind, press play. Okay, sa Philippians chapter 1, amen, ipinakita sa atin ng scripture na si Apostle Paul ay nakakulong at ang church of Philippi is worried about him. Sa Philippians chapter 2, nagkaroon ng pag-aaway-away ang mga early church. Sa Philippians chapter 3, may naglabas sa mga false teacher, mga false prophet, na kinukontra yung teaching about the finished work of Jesus Christ. And yet, sa Philippians chapter 4, verse 4, ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Parang ang sarap pakinggan ng rejoice, pero pag naintindihan mo kung saan nanggagaling si Apostle Paul, na sinasabi ni Apostle Paul, alam ko, na ako'y nakakulong. Alam kong nag-aalala kayo sa akin. Alam kong hindi kayo magkasundo ngayon dyan. At alam kong marami mga false prophet at false pastor na naglabasan. Pero magalak pa rin kayo. Rejoice in the Lord always. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, do not worry about anything. Alam mo, habang binabasa ko to, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Biruin mo si Apostle Paul, nakakulong na. Nagsasabi pa sa ating don't worry. Pero tayo minsan nasa labas na, nag-aalala pa. Na sinasabi ni Apostle Paul, nakakulong na nga ako, mag-aalala pa ako. So imbis na ubusin ko yung energy ko sa pag-aalala patungkol sa inyo, magpe-pray na lang ako at magpapasalamat ako sa ating Panginoon. Hallelujah. At kapag nagpasalamat ako sa Panginoon, nararamdaman ko yung kapayapaan that doesn't make sense. Bakit doesn't make sense? Nakakulong ka na, payapa ka pa. Nauubos na nga yung laman ng bangko mo, hindi ka pa rin bothered? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Matagal nang ubos yung sayo. Amen? Bakit? Alam nyo, pag pinag-aaralan ko itong Philippians, tuwan-tuwa ako because alam na alam ni Apostle Paul yung season that we are in. That we are now living in the age of anxiety. Amen? Yung anxiety na hindi masaya, anxiety. Hindi anxiety, ha? Kundi anxiety. Okay? Yung we are living in the life of anxiety na sinasabi ni Apostle Paul, that worry and that anxiety doesn't belong in your mind. If you will keep on looking on your circumstance and situation, kung lagi kang nakatingin sa rehas, kung lagi kang nakatingin sa pagtatalo-talo, you will never thank God. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, regardless of the things that you are seeing and feeling right now, thank the Lord. And experience God's peace in your life. Get rid of that fear. Get rid of that worry. Get rid of that stress. Get rid of that insecurity. Marami sa atin takot na takot. Baka malugi kami. Baka magkasakit kami. Baka manakawan kami. Sana all. Yung takot ka manakawan. Kasi kahit ako, nakawan ako, wala siya makukuha eh. Alam niyo, may mga nakaka-relate po ba dito? Pero may mga katabi kayo, no? Ah, pag ganyan-ganyan lang yan, pangiti-ngiti lang yan, pero 7-digit laman ng bangko niyan. Takot na takot siyang manakawan ng PIN number tsaka ng OTP. Hallelujah. Pero marami sa atin ang worried, baka tayo ay manakawan, baka tayo ay mapaano. May mga kilala nga po ako, mas takot pa sila sa katapusan ng buwan kesa katapusan ng mundo. Yung pag sinabi mo, malapit na dumating si Jesus, okay lang, payapa ako kasi si Jesus ang aking Panginoon. Pero pag sinabi mo, mag-a-30 na, naku, patay, wala pa akong pambaya dito. Pag nakakita ka na naka-orange, puputulan na ako nito. Eh, di ba, sabi ng Bible, i-rebuke mo. Eh, pag dumating na yung maniningil ng renta ng bahay mo, hindi mo pwedeng i-rebuke yan. Rebuke, rebuke, rebuke. Hindi, babayaran mo talaga eh. So talagang mag-aalala ka. And in the reality of life, mga kapatid, isang headline lang ng balita, pwede makapag-instill ng fear sa puso mo. Isang phone call lang could change the trajectory of your life. You know that reality. And I know that reality.
Pero we thank the Lord kasi may assurance tayo that if we will keep on trusting the Lord, makakaasa tayo, makakahanap tayo ng kapayapaan. Huwag mong hayaan, kapatid, na ninanakawan ka ng anxiety at ng stress ng oras para i-Google mo para mas maging maligaya at excited ka sa mga bagay na gustong dalhin ng Panginoon sa buhay mo. Naalala ko yung isang misis, sobrang nag-aalala siya na baka manakawan sila sa bahay nila, hindi siya makatulog ng maayos. Sa loob ng halos 6 na taon, hindi talaga normal yung kanyang tulog, lagi siyang nagigising pag may kumakaluskos lang ng konti. Eh, nababother na rin yung asawa niya kung bakit ganun siya. Until finally, nung magsi-6th anniversary na yung kanyang pagiging worried, dumating na yung magnanakaw. Eh, sakto naman, itong kanyang asawang lalaki, bababa sana para mag-CR at kumuha ng tubig, nagkagulatan sila ngayon ng magnanakaw. Huh! Sabi na magnanakaw, huh! Sabi niya, wait lang, magnanakaw ka ba? Yes po, wait lang, matagal ka na inaantay ng asawa ko. Wait lang ha, dyan ka lang, tatawagin ko lang siya. Nagkakilala sila ngayon. So, the point is this, ang magnanakaw, in 30 minutes, kaya ka nakawan. Pero ang anxiety, pwedeng nakawin sa'yo 30 years. 30 years of your time. 30 years of your life. Sa takot natin na baka mangyari yung mga kinakatakutan natin. Our exposure to pressure is increasing. Marami sa atin ang pressure to provide, lalo kung tatay ka. Marami sa atin ang pressure to fit in sa iyong mga kaibigan. You want to be part of something. You want to be, gusto mo maging belong. Some of us are pressured to perform. That's why you are living in stress, anxiety, fear, or even depression. But I have a good news for you. Living in torment is not God's will for your life. Living in anxiety is not God's will for your life. You may feel anxious, but you don't have to live in anxiety. Because it is not God's will for your life. Do not allow the fear to live rent-free in your head. You have the authority to regain your thoughts, to reclaim what is yours. Pastor, hindi mo alam ang feeling na yung kinakatakutan mo ay nangyari. Maaari po. Pero katulad ni Job, yung kanyang kinakatakutan nangyari sa kanya. Natakot siya na ang lahat ng bagay na meron siya ay mawala sa kanya o nakawin sa kanya. Look at this verse in Job chapter 3, verse 25. What I always feared happened to me. What I dreaded, kinakatakutan ko, has come true. Verse 26, that's why I have no peace. I have no quietness. I have no rest. And only trouble comes. Watch this. Even si Job, sinasabi ni Job, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin. Kaya hindi ako payapa. Kaya wala akong kapahingahan. Kasi lahat na lang nangyayari, trouble. Now listen, let's put this in context. Si Job, hindi tumalayo sa Diyos. Si Job, may pananampalataya to sa Diyos. Si Job, righteous sa harap ng ating Panginoon, and yet nasabi pa rin niya, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin. Bakit? Kahit ino-honor mo at wino-worship mo ang Panginoon, madalas yung kinakatakutan mo, yun talaga madalas ang mangyayari sa iyo. At kapag nangyari yung iyong kinakatakutan at nangyari yung aking kinakatakutan, posibleng dumating tayo sa point na wala tayong quietness, wala tayong peace. Maring hindi naman ganun ka-severe ang nangyari sa iyo katulad ng nangyari kay Job. Pero nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi na lang kayong pabalik-balik sa ospital. Maaring nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi mo na lang inaantay yung kinsenas at katapusan. Maaring sawang-sawa ka na rin naman sa buhay na lagi nag-i-struggle lang yung pamilya financially, emotionally, and relationally. Maaring ikaw rin naman ay nagsasawa na kasi ang mga businesses, yung mga branches ng iyong negosyo ay isa-isang nagsasara at ang iyong anak ay hindi sumusunod o nagpapasakop sa iyo, dinagdagan pa na ang doktor tinaningan ang buhay mo and you are so fed up with these things that keeps on bothering and tormenting your mind. But the Bible says, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, meron tayong weapon. Kayo lang yung sinabihan ko niya na hindi na-excite. Meron tayong weapon na hindi natural, kundi supernatural. Kasi minsan tayo, pag worried tayo, stressed tayo, ano weapon natin? Dagat.
mango shake na may payong. You know what I mean? Amen? Spa. Relaxation. Massage. Natural way. Natural solution. Pero I'm here to tell you and remind you of the supernatural solution of the weapon that God already gave you. Nasa sa'yo na, ayaw mong gamitin. Ano sabi ng 2 Corinthians 10 verse 4? The weapons we fight with are not the weapons of the world. Ibig sabihin, yung ginagamit ni Satan sa'yo, hindi natural. Atake niya, spiritual. Wala siyang baril, wala siyang armalite. Hindi ka man mamamatay physically, pero unti-unti niya pinapatay yung passion mo at yung spiritual life. Kaya ang sabi niya, on the contrary, yung weapon na meron tayo have the divine power to demolish strongholds. Everybody shout, strongholds. Ano ibig sabihin ng stronghold? Yung stronghold, yun yung mga kasinungalingang pinaniwalaan mo na naging totoo na sa'yo kasi matagal mo nang pinaniwalaan. Let me repeat. Ang stronghold, yun yung mga kasinungalingan na pinaniwalaan mong totoo, na naging mental blockade at naging way of thinking ng iyong buhay. At ang sabi dito ni Apostle Paul, meron tayong divine power para i-demolish ang anumang way of thinking, anumang kasinungalingan na na-establish ni Satan sa ating isip upang tayong lahat ay makaranas ng peace of mind. Everybody shout, peace of mind. Amen. Bakit? Lahat tayo kailangan natin ng peace of mind. Alam ko, pag tinanong kayo sa beauty pageant, ano ang yung kahilingan? World peace. Pero bago ang world peace, I know all of you wants peace of mind. How many peace? 2 peace? 3 peace? Peace of mind. Okay, we want peace of mind. Sino sa inyo gusto ng peace of mind? Why? Because if truth be told, there is hell in your mind. Pangiting-ngiti lang yung katabi mo, pero impyerno ang tumatakbo sa kanyang kaisipan. Hindi niya maipaliwanag kung ano-ano ba ito. Sinasabi mo sa sarili mo, Christian ka, ba't mo naiisip yan? Christian ka, ba't ka nag-aalala? Lagi ka naman nagsisimba, pero bakit ka natatakot? You cannot even understand it. Na marami sa ating mga Christians, saved tayo, pero dominated tayo ng unwanted thoughts. Niligtas tayo ng ating Panginoong Jesus, pero dominated ka ng mga intrusive thoughts. Pag sinabing intrusive thoughts, hindi mo winelcome, pero doon na tumira. Nangyayari po ba sa inyo yung mga kapatid? Hindi nyo winelcome, hindi na rin kumatok, pumasok na lang bigla, at dahil hindi mo na mapalabas, sige nga, dyan ka na lang, anong gusto mo merienda? Hotdog? Amen? Because those are intrusive thoughts. Pero ang sabi ng scripture, hindi mo man mapalayas, hirap ka man, at tinotormin at pinapahirapan ng iyong kaisipan, you have a divine power to demolish every lie na ipinaniwala sa iyo ng kaaway. Pag sinabi mong divine, everybody say divine power. Divine. Hindi siya kili-kili power. Ang sabi divine power, bakit? Pag sinabing divine power, it transcends human capacity. It transcends human capacity. Third time is a charm. Pag sinabi mong divine, it transcends human capacity. You cannot do it on your own. Hindi mo siya kayang palayasin on your own, but you have this divine power that transcends human capacity to destroy, abolish, put into submission, and control and seize every argument, every pretensions, every negative and intrusive thoughts in your mind to say that this mind is already the mind of Jesus Christ and you don't have the authority to stay here. Get out. Everybody say, get out. Sabi mo sa katabi mo, get out. Baka lumabas nga yan. Amen? Bakit? Ang sabi ng scripture, amen, you take captive. You remember last Sunday? Take captive. Yung umaalipin sa'yo, alipinin mo, i-control mo, i-seize mo. You have that power, kapatid. Na yung isip mong lagalag, maging matino. Yung isip mong pa-wonder-wonder at palipad-lipad, maging sensible. Isip na nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Because if you will stay in that limited mindset, you will never win this battle. Let me repeat. We are on a war. Let me say this again. We are on a war. Meron po tayong gera sa ating kaisipan. So kapag may gera, may panalo, may talo. So ayaw ng Diyos na nandun ka sa losing side. Gusto ng Lord nandun ka sa winning side. At hindi ka mananalo kung mananatili ka dyan sa limited mentality.
hindi ka mananalo kung mananatili ka sa poverty mentality, kung mananatili ka sa victim mentality. I know you were once victim, pero you don't have to stay in that victim mentality. You can be a victor and not a victim by the grace of God. Why? You already have the weapon of the Lord. Supernatural. Na kung ikaw man ay takot, nandyan ang weapon ng Panginoon to demolish every stronghold that is paralyzing you. Because if truth be told, mga kapatid, some of us are still paralyzed by our fear. Some of us are immobilized by our worry, incapacitated by our pain. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makalakad sapagkat yung kaaway ay paulit-ulit na ipinapaunawa sa atin, ipinapaintindi sa atin. Lagi niyang inuulit-ulit sa atin na walang planong maganda ang Diyos sa iyong buhay. Pero meron. 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 Alam mo kung sino yung walang plano? Yung katabi mo. Kumuha pa yan ng 2023 planner, yung 2022 planner niya, wala namang nasulat. May planner, walang plano. Hallelujah. Yung mga taga-ibang church po ito, hindi po kayo ito. Amen? Kasi yung hindi ka nagplano, plano rin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Make sense? Amen? May plano ang Panginoon. In fact, God wants to level up your faith. As much as we want to level up our faith, gusto ni Lord, mag-level up ka rin, mag-mature ka, mag-grow ka. It's God's will for you. Na hindi ka lang basta iligtas, kundi ilig ka ng Panginoon into the path of righteousness. Ano sabi ng Psalms 23? The Lord is my shepherd. Pag sinabing shepherd, hindi lang siya basta savior. Shepherd siya. Ang shepherd, ang trabaho niyan, mag-lead. Si Lord, hindi lang tagapagligtas mo, leader mo siya. Ililid ka niya to the path of righteousness. At gusto ng Lord, ilid ka doon sa mas mataas na uri at antas ng pananampalataya. Pero God wants to put you on the next level, head first. Mauuna ang isip. Kung tama ang mindset, kung tama ang takbo ng kaisipan, yun yung plano ng Lord eh. Gusto niyang i-level up ka pero head first. Kasi ayaw naman ng Panginoon, hallelujah, amen, na lumalakad na tayo sa kanyang pangako, hindi natin ma-appreciate kasi miss na miss pa rin natin yung nakagawian natin. Wala na game na. Naalala niyo mga kapatid, yung mga Israelites, nung sila'y inilabas ng Panginoon from Egypt, papunta sana ng Promised Land, ilang araw pa lang silang nakakalabas, na-miss na kagad nila yung melon, yung cucumber, yung mga leeks and onions. Hindi ko alam kung ano ba gagawin nila sa desert, magigisa ba? Kailangan, gusto nila ng garlic tsaka onion. Pag pinagsama mo, gisa talaga yun eh. I mean, they miss it. Kasi they are out of Egypt, but Egypt mentality is not out of them. Ile-level up sila ni Lord, pero nauna yung paa, yung isip na iwan. Gusto kang i-level up ng Panginoon head first. Mauna muna yung takbo ng kaisipan. Kailangan mo munang maunawaan na may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kailangan mo munang yakapin na may pangakong maganda ang Diyos sa iyo. So, yung mga nasa isip mo ba? Yan ba tingin mo ang pangako ng Lord sa iyo? Pangako ba talaga ng Panginoon sa iyo na wala ng future, wala ng pag-asa? No. So kung hindi siya align sa Word of God, i-demolish mo. Kung hindi siya align sa mga pangako ng Lord, i-control mo, i-seize mo. Kasi kung hindi yan align sa salita ng Panginoon, it doesn't belong in your mind. Wait, let me repeat. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong in your mind. You have the authority to get rid of it. Listen to me. It's okay not to be okay. Parang Korean yun ah. Okay, it's okay not to be okay. But it's not okay to stay that way. Maging fragile ka, takot ka, aminin mo. Stress ka, aminin mo. Depressed ka, magpagamot ka sa Panginoon. Pero hindi yan ang kalooban ng Lord. Hindi yan ang destination mo. Transportation mo lang yan. Papunta sa next level ng iyong buhay kasi God wants to bring you to the next season. It's okay not to be okay. Pero stop lying to yourself. Stop lying to yourself that you are okay. Okay ka ba, kapatid? Well, I'm blessed and highly favored, you know. With an accent, with an attitude, with an eyebrow. I'm blessed and highly favored. Masaya ka ba sa trabaho mo? Ang saya-saya ko. Mahal na mahal mo ba ang boss mo? Nako. Mahal na mahal ko yung boss ko. You are lying to yourself. Liars go to church. Liars go to church. Praise the Lord. Liars go to church.
Everybody say, you have to fight. Gusto niyo ba maranasan ng kapayapaan ng Panginoon? Lumabang ka. Gusto mo manalo? Lumabang ka. Huwag kang pumayag na dinodominate at kinukubkob ng kaaway yung isip mo. Gusto mo bang manalo? Gusto niyo po bang manalo? Parang, magkano ba, Pastor? Hindi, manalo sa isip, sa laban. Okay, context. Okay, gusto mo manalo? Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi mo man makita sa ngayon, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon, aahon din kayo sa hirap. Amen? Magtiwala ka lang. Sunod ka lang kay Lord. Yung provision, susunod dyan. Yung anak mo, makakapagtapos yan. Huwag ka matakot sa future ng mga anak mo basta sumusunod ka sa Panginoon. Huwag ka matakot sa future ng family mo, sumunod ka muna. At magugulat ka kapag kasumunod ka sa Panginoon na all in, magugulat ka sa kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Subukan lang mo lang magpakalalim sa Panginoon, magugulat ka sa pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. Do you want to win? Trust the Lord. Everybody say, trust the Lord. With all your heart. Amen? Especially, if things in your life is something that you cannot control. Aminado po ba tayo na marami tayong mga bagay na kinakatakutan, na kaya katakot kasi hindi mo makontrol? Amen? Kaya katakot, hindi mo makontrol? You want to be in control at dahil hindi mo siya makontrol, takot ka? Come on. Ako lang yata. Amen? Praise the Lord. Sige, si Pastor na lang. Okay, ako na to. Okay? Takot tayo, correct? At sinasabi na lang natin, kailan kaya matatapos itong hirap namin? Kailan kaya matatapos itong mga dusa namin? Kailan kaya matatapos itong mga sakripisyo namin? Tignan nyo ha, hindi na nga natin makontrol, inaantay pa natin kung kailan matatapos. Ulitin ko, hindi na nga natin makontrol, inaantay mo pa kung kailan matatapos. Hindi mo talaga malalaman kung kailan matatapos. Bakit? Hindi mo nga kontrol eh. Naalala niyo yung pandemic? Lagi natin sinasabi, kailan kaya matatapos tong pandemic na to? Excited na akong lumabas. Excited na akong magpakalalim kay Lord. Excited na akong magpunta sa church. Hindi mo nga makokontrol kung kailan iinto yung pandemic eh. Pero ano makokontrol mo? Na huwag kang madominate ng takot. Na huwag kang madominate ng worry. Na huwag kang madominate ng fear. So aantayin mo pa ba talagang matapos lahat? Yung hindi mo naman makontrol? O magpo-focus ka dun sa kaya mong kontrolin? Amen. And I don't mean to say this lightly. Natatakot ka kasi binigyan ka ng diagnosis na may cancer ka. And you cannot control your cancer cells. And sinasabi mo siguro sa sarili mo, kailan kaya matatapos to? Kapatid, with all due respect, hindi natin hawak yan. Hindi natin makokontrol kung saan yan pupunta. Sinasabi na lang ng doktor sa atin, kumalat na. Hindi mo makokontrol yung cancer cells, pero makokontrol mo yung puso mo. Na huwag kang matakot, na huwag kang mangamba, at magpakatatag ka. Sabihin nyo nga sa katabi mo, magpakatatag ka. Huwag kang matakot. Ano ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 9? This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. That's amazing. That's the message altogether. Yan pa lang, kahit basahin ko na lang, kahit wag na natin i-preach. Mababago na kagad ang buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. I-convict mo ang sarili mo, wag ka matakot. Sabi mo sa katabi mo, wag ka matakot. Amen. Maliwanag po ba ang utos ng Panginoon sa ating wag tayong matakot? Amen? Sinabi ba yan kay Mary? Yes. Naalala niyo si Mary nung tinawag siya ng Panginoon para siya ang magdadalang tao kay Jesus? Ang sabi ng Angel Gabriel kay Mary, don't be afraid for you are blessed and highly favored. Naalala niyo yung bleeding woman na dinudugo for 12 years? Na nagtetremble siya nung hinanap siya ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, daughter, don't be afraid, your faith has made you well. Naalala niyo si Jairus, mga kapatid, na natakot siya sa balita na yung kanyang 12 years old na anak ay namatay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be afraid. It is not a recommendation. It is a command of the Lord not to be afraid. Easier said than done, Pastor. Ang dali lang naman kasi sabihin niya na don't be afraid. Kaya nga, balik natin sa Joshua 1. Kung makapansin niyo, mga kapatid, ang sabi ng Joshua 1 verse 9, don't be afraid or discouraged. Kasi kapag discouraged, tinanggal yung courage mo. Nadi-discourage tayo kapag yung tapang mo, kinuha na, ninakaw na sa'yo. So ang inuutos ng ating Panginoon sa atin, huwag kang matakot. Ano ba source ng fear natin? Takot ka sa ahas?
Takot ka sa elevator? Takot ka sa heights? Takot ka sa asawa mo? Or sa mas malalim na takot, fear of rejection, fear of losing your money, fear of losing your job, fear of losing your relationship, fear of rejection, or the mother of all fear, fear of death. Amen? Takot ka ba sa ahas? Pero napansin niyo ba, hindi lahat ng tao takot sa ahas? May mga taong hindi takot sa ahas. So takot ako sa heights, pero yung iba hindi takot sa heights. So walang problema sa heights. Walang problema sa ahas. Sila lang yung naging object ng aking fear kasi doon ko nilagay yung fear ko. O doon talaga naka-automated yung fear ko. Kaya sinasabi ng Panginoon, don't be afraid. Pwede mong bawiin yung takot na yun. Kung takot ka sa rejection, losing, kung takot ka to fail, you always have the authority to get back what is already yours. So yung tapang na kinuha ng kaaway sa'yo, pwede mong bawiin. Ang ganda ng utos ng Lord. Don't be afraid. Don't be discouraged. Pero napansin nyo ba mga kapatid, magaling tayong sumunod sa utos ng Lord, lalo na, pansinin nyo, karamihan ng mga utos na sinusunod natin kay Lord ay yung mga utos na sinasabi niyang do not. Do not lie. Do not commit adultery. Do not covet. Do not fear. Do not be discouraged. Pero tignan nyo uli yung verse. Yan lang ba talaga yung utos? Yung don't be afraid at don't be discouraged? Masyado kasi tayo minsan nakafocus sa do not. Nakalimutan yun natin yung utos na do it. Ano yung do it na command? Be strong. Ano yung do it na command? Take courage. Take it! Kuwanin mo! Sa'yo yan eh. Don't be afraid. Don't be discouraged. Utos yun. Pero utos din, maging malakas ka. Maging matatag ka at huwag ka madi-discourage. Amen. Do you want to win? Trust the Lord. Do you want to have the peace of mind? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, in all your decision, acknowledge God and He will direct your path. Trust the Lord. Everybody say, trust the Lord. Put that in the chat. Trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord. Ang pagtitiwala sa Panginoon ang isa sa pinaka-importanting dapat matutunan ng lahat ng naniniwala kay Jesus. Napakahalaga niyan. Because faith is not believing on a wonderful outcome. Hindi porket may pananampalataya ka, nananampalataya ka lang sa wonderful outcome. Faith is actually confidence in the Word of God. Faith is actually believing in the truthfulness of God. Faith is believing in the truthfulness of His Word. When you have faith in Him, you trust the Lord. Kahit hindi maganda ang sitwasyon, I have confidence sa mga pangakong binitawan sa akin ng ating Panginoon. Buti pa po sa upuan may tiwala ka pa, pero sa Diyos minsan wala. Anak, pahingan ng isang upuan. Ang dami nyo rito sa in person, pero kanina, pagpasok ninyo, wala ako ni isang taong nakita na bago siya umupo, umikot muna siya. Kaya ba ako nito? Matibay ba to? Baka bumigay ito ah. Wala ko nakita. Pagpasok niya kanina, besta na lang kayo umupo. Walang tanong-tanong. Buti pa sa upuan, may tiwala kayo, wala kayong tanong. Pero minsan sa Lord, ang dami mong tanong. Bago ka umupo, ang dami mong tanong. Lord, kaya mo ba? Kaya ba, Lord? Mangako ka muna, Lord. Sabi ng Lord, come, pumunta ka. Walk on water. Lord, promise ka muna, pag nalunod ako, sasagapin mo ko. Buti pa sa upuan, may tiwala tayo. Solid ang ating pananampalataya. Pero minsan sa Panginoon, we're losing our faith. We don't trust Him. No wonder we don't have peace. Because we cannot even trust God in the first place. Buti pa nga yung ATM. Sino sa inyo may mga ATM po? Machine. Yung nag-withdraw kayo sa ATM. Tapos nag-inquire balance muna. Inquire balance to make sure. Pwede naman diretso withdraw, pero inquire balance ka muna. Okay?
Amen? At nakalagay doon, pag inquire balance mo, 26,424. Wow. Dami ko pera. Question mo ba yung bangko bago ka mag-withdraw? O nagtiwala ka na lang doon sa lumalabas sa screen? Sinabi ng screen, 26,000 ang laman ng ATM mo, pero paano ka nakakasiguro? Pero nagtitiwala ka, di ba? Nag-withdraw ka. Kahit walang proof. Yung screen, buti pa sa screen, may tiwala tayo. Pero minsan sa mga pangako ng Diyos na malinaw niyang binitawan at iniwan sa atin, don't be afraid. Balik mo yung Joshua 1:9, kapatid. Don't be afraid. Don't be discouraged. Because the Lord your God is with you wherever you go. Anong assurance natin na hindi tayo dapat matatakot? Ayan o, nangako ang Lord o. May 26,000 ka sa iyong ATM. Oro kanyo may gawa ng upuan mo. Plastic yan, pero matibay. May mga plastic kasi ang tibay eh. Nang mukha. Joke, ah, sorry. Everybody say, trust the Lord. Ba't ka magtitiwala? Because the Lord is with you wherever you go. Trusting the Lord is very important. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you. Lahat ng may tiwala sa Panginoon, makakatagpo ng perfect peace. Hindi peace na nadala ng mango shake, hindi dala ng beach sa Boracay, kundi yung kapayapaan that doesn't make sense. All whose thoughts are fixed on you, they will find perfect peace. So trust, verse 4, so trust the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Hindi ka mauubusan ng mga sitwasyon para mag-alala ka. Tingin ka lang sa buhay ng iyong pamilya, mag-aalala ka. Tingin ka sa mga anak mo, mag-worry ka. Tingin ka sa bank account mo, masyashock ka. Pero tignan nyo, no? Buti pa yung mga bata. Tingin yung mga anak natin, for example. Magbubukas ng refrigerator, walang tanong-tanong yun. Confident na confident silang may laman. Tama, hindi nila iniisip yun na walang laman. Yung mga anak natin, magbubukas lang yan bigla ng TV, hindi siya worried sa kuryente. Teka mo ikaw, o tatlong oras na yung aircon ha, alam ko mainit ngayon, pero limitan lang natin, ayoko lumobo yung kuryente natin. Wala pa yung Meralco, nag-aalala ka na eh. Baka lumobo yung, yung kuryente, pero sila, they don't care. You know why? Because they trust, nagtitiwala sila that their parents will provide. So every time you come to the Lord, magtiwala ka, parang bata, that your heavenly Father will provide all your needs according to His riches in glory. Even when everything is wrong, even when nothing looks right, just believe in the Lord. Natanggal ka man sa trabaho, pero at least hindi natanggal yung katinuan mo. Praise the Lord pa rin. Marami man tayong babayaran, lalo ngayong magkakatapusan, si Judith tsaka si Jonah nagsama pa. May mga Judith kasi, pero meron naman mga Jonah. Jonah, 2 months na. Puputulan ka na, Jonah. Pero magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Maaari yung iba sa inyo nag-worried, hanggang kailan ba itatagal nitong trabaho ko? Hanggang kailan ba yung sunod-sunod na tagumpay ng negosyo ko? Pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Trust the Lord. Nag-worried ka with all this technology rising up. Is my business going to make it? Trust the Lord. Nagpa-pile up man ang mga babayaran mo sa nalalapit niyong kasal? Trust the Lord. Ang immune system mo pahina ng pahina? Trust the Lord. And you think you're too old and you're afraid to die, keep on trusting the Lord. Focus on your God. Believe in the power and sovereignty of what God can do in your life. And stop focusing on the objects of your fear. Believe that God has a great plan for your life. As sabi nga ni Jesus sa Luke 12:22, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. Sapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang ating katawan kaysa sa ating susuotin.
ang sinasabi lang ng ating Panginoon, kung ilalagay mo ang pananampalataya mo sa damit at ilalagay mo ang pananampalataya mo sa iyong mga pagkain, you will lose sight of the eternal things in your life. Those earthly things will not last. I'm offering you an eternal solution. What I'm offering you is not a natural remedy but supernatural remedy. Stop focusing on what is earthly and start focusing on what God really wanted for you to have. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Yung same verse nito sa Matthew chapter 6 is in the context of money and treasure. Go ahead, read your Bible on Matthew chapter 6. Patungkol sa pera, patungkol sa resources, because many of us are worried with our financial situation. Correct? Ibang makapagpaalala ang pera. Yung iba nga, tumitinu yung isip pag maraming pera. Eh. Okay na pala ako. Pero ano sinasabi ng ating Panginoon? Focus on the eternal, not on earthly treasures. Because I don't want you to lose sight of what God already prepared and bled for you. Especially nowadays, that peace is a rare commodity. Bihirang-bihira ka makakita ng tao na may kapayapaan sa kanilang puso. But by the grace of God, I pray in Jesus' name that all of you will experience it. Peace that doesn't make sense. Peace na iniwan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, I'm leaving you with a gift. What's that gift? What's that gift? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled. Don't be afraid. This war is spiritual. And we thank God kasama natin ang Panginoon dito sa bangka. Amen? If Jesus is with you, the presence of Jesus, I believe with all my heart, yung presensya ng Panginoon will remove every fear, every doubt, every stress, every worry, every anxiety, every depression, every mental illness and struggles that we've been struggling all our life. Humanda ka kapatid, because si Satan hindi patas lumaban, he will keep on deceiving you and lying to you. But I pray that the peace of God that surpasses and transcends all understanding, that will guard your heart. Because after ng service na ito, tumingin ka lang sa paligid mo, chaos, instability, walang assurance. But when you always read the scripture, there is always an assurance. Lagi may stability, lagi may protection, lagi may provision. When you look at your wallet, wala. Pero when you look at the Word of God, Jehovah Jireh, He will provide all my needs. When you look at the natural, may sakit ako. Pero ang sabi ng Scripture, Jehovah Rapha, He is your provider. Amen. Do you want to experience the peace of mind? I want to. But experiencing the peace of mind will involve you to filter everything that comes into your mind. I-filter mo. Amen? And I pray in Jesus' name that you do that. Hindi natural solution. It's not wrong to sleep well, to eat well, to choose your friends. All of these are important. Practical advices, nabanggit ko na yan last Sunday. But always remember that bed doesn't guarantee rest. Food doesn't guarantee appetite. A well-organized calendar doesn't guarantee relaxation. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo kung ikaw may sagot. That's natural. Sabi ng Lord, you have the power and the authority, you have the weapon to filter all those negative thoughts na kumakain ng iyong kaisipan. Katulad ng mga disciples, Lord, wala ka bang malasakit na baka malunod kami? And maybe you're saying the same thing sa ibang phrasing lang. Lord, hindi mo ba naririnig ang panalangin namin? Lord, wala na bang pag-asa na makalagpas kami sa mga bagay? Hindi mo po ba nakikita ang aming sitwasyon? Sabi ng Lord sa iyo, yes, I can see your situation. I can hear your prayers and I care for you. But you always have the choice today. This is the day that the Lord has made. And I have made my decision to be glad in it. It's a choice. I will bless the Lord at all times and His praise shall continually be in my mouth. It's a choice. Can you bless the Lord at all times? It's a choice. Mahirap i-bless, mahirap sambahin, mahirap pumunta sa church when things are not going right in your life.
But I will choose to come. I will choose to worship. I will choose to pray. I will choose to read the Word of God because I will hold on to the truth of God's Word. Because the truth of God's Word will never share a room with pretense. His truth will set me free. And I will keep on believing in it. Amen. So that I will experience the peace that surpasses all understanding. Let me pray for you. Every head bow, every eye closed all across this place. Father, we just want to say thank you, thank you, thank you, God, for all the things that you have done para po sa aming mga buhay. You have been a good father sa amin, that you always provide, always care, you always see, you always hear our prayers. So, Panginoon, akin pong ipinapanalangin ang aking mga kapatid na maaaring sumuko na po sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa mga mahihirap at imposibleng sitwasyon ng kanilang buhay. Katagpuin niyo po sila ngayon, Panginoon. At nawa bawat isa sa anila ay makaranas po ng kapayapaan. Hindi man sila makaranas ng kasiguraduhan at kapayapaan sa mga bagay na kanilang nakikita at naririnig. Pero ang aking dalangin, Panginoon, bawat isa po sa kanila, O Diyos, ay makatagpo ng kapayapaan na nagmumula sa iyo ngayon. Na kahit na chaotic ang sitwasyon, stable ang kanilang puso. Na ang kanilang happiness ay hindi affected ng mga happenings sa kanilang mga buhay, Panginoon. Na kahit may mga matitinding pagsubok at mga problema, emotional challenges and relational challenges, we will keep on trusting that you have a plan, a promise, and a word that we can hold on to. Lord, thank you for always reminding us to trust you with all our hearts. Na magtiwala po kami sa iyo, Panginoon. And I pray in Jesus' name sa lahat po ng aking mga kapatid na ang kanilang mga physical bodies ay naaapektuhan ng kanilang mga emotional challenges. Lord, I pray that you will continue to heal us from everything that is eating us alive. Lord, I pray sa lahat po ng hindi makatulog ng maayos, sa lahat po na nag-i-struggle with eating disorder, sa lahat po na nakakaranas, Panginoon, ng mga financial and emotional challenges, sa lahat po, O Diyos, na lubog sa kani-kanilang mga addiction, Lord, I pray that you will deliver us and set us free right now. Ugatin, Panginoon, from the root. Makita, Panginoon, ang ugat at pinanggagalingan nito upang ang bawat isa sa amin ay makaranas po ng kapayapaan. Makaranas po ng deliverance, ng freedom that only you can give. Lord, we are not asking for natural peace. We are believing for a supernatural peace. The peace that transcends our understanding beyond what we can imagine. For we believe that you are able to do exceeding abundantly above and beyond what we could think or imagine. And we are grateful and honored, Lord God, that you are with us today. Set us free. Set us free. We honor you, Jesus. We love you, Jesus. Everybody say, we love you, Jesus. Everybody say, we love you, Jesus. Everybody say, heal my heart, Lord. Set me free. Allow me to trust you and believe in your plans and promises in my life. As you were seated, mga kapatid, can you just raise up your hand kahit nakaupo lang po kayo, mga kapatid? I believe the Holy Spirit is not done with us yet. He is dealing with our hearts today. And maybe you are here for the first time and you haven't yet put your faith in Jesus Christ. I want to encourage you right now. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon na nagligtas sa iyo, nagpatawad sa iyo, namatay, nilibing at muling nabuhay upang makaranas ka ng kalayaan at kapayapaan ngayon. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin. Sa oras na ito, O Diyos, hallelujah. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko pagsamba, pasanin at lalaho sa ating pagtatag.
tatagpo ang buong puso at buhay sa iyo. Diyos, ikaw nga. Diyos, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, ang alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga. Pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sumating. Lord God, I speak provision and healing, freedom, deliverance. May you be a refuge and strength, the very present help in times of trouble. We honor you, God. We're just thankful, God, for everything that you have done to us ngayong araw na ito. Thank you for setting us free. Salamat sa pagpapakalma ng aming mga puso, Panginoon, at pagpapaalala sa amin, patuloy kami magtiwala sa iyo. Ang lahat ng pagsambay sa iyo lamang, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng amen. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.